Likas na sa ating mga Pinoy ang pagiging masipag, masikap at matyaga. Kagaya na lang ng dalawang ito na matapos na magtrabaho, ay diretso na sila sa dagat upang mangisda. Samahan natin sila mga amigo-amiga. So kung bago ka sa channel na to, consider mo na rin na mag-subscribe at i-like ang video na to. Andito na tayo sa tabi ng dagat. For how many minutes na biniyahin natin ng motor. Ayan na yung dagat. Ngayon, kakailanganin natin sa panghuli ng igat or eel, glass eel, kakailanganin natin tong headlight sa ulo, yung pangsandok. Dahil maliliit lang yun, sinasandok lang. Ilagayan tayo. Siyempre naka bota at saka may ganito ng kasama. Ayan mga amigo, yung panghuli natin, lambat. So ayan, dalawa kami, manghuhuli kami ng glass eel. Ayan o, ayan yung karagatan. Hindi ganun kalalaki yung alon ngayon. So ito nga pala yung lambat natin. Ito yung style ng lambat natin na gagamitin. Ayan. Bali ang paghuli nga pala nung glass eel is depende kung papa high tide na doon ka manghuhuli. Kasi bali pinapadpad siya ng alon papunta sa gilid, sumasama siya sa alon, kaya bawat alon sandok, bawat alon sandok. So ganun yung gagawin natin para makahuli tayo. Kaya the more na pangit yung panahon, malalaki yung alon, mas maraming kang chance na maraming mahuli. Kasi mas doon sila ipinapadpad ng mga alon. Pagka malalaki yung alon, mas madali silang mapadpad sa gilid. Chance naman natin na makahuli. Maliliit lang yung glass eel. Bali si Milya lang yon, pinapalaki yun ng pinaparm ngayon. Yung iba dinadala sa Japan, yung sabi-sabi nila. So yung iba naman pinaparm din sa iba. So bali ang hulihan nga pala nun ng glass eel dito sa Taiwan is starting from November 1 hanggang February katapusan lang. So the rest ng buwan hindi ka na pwede manghuli dahil pag nakita ka ng mga otoridad dito na nanguhuli ka nun, maaari kang makakulong or ma-penalty. Depende kung anong papataw sa iyong case. Kaya binigyan yung mga mamamayan dito na maghuli nun, bali 4 months lang. Ayan, amigo. So medyo madilim na. Ang hulihan nga rin pala nito ng glass eel, bali gabi lang. Depende kung anong oras yung high tide. So umalis kami ng dorm alas 6:40 na. So ngayon nagdidilim pa lang at high tide na rin. Ayan, mapapansin mo. Yun. So ayun mga idol, mga amigo, umpisa na tayo maglambat. So ayan, ang lalambat na nga po siya. So ayan ang yan, ganyan ang paglambat ng glass eel. Kaya lang wala pa glass eel. Kaya lang wala pa daw, nahuhuli siya. Pero maya maya may huli na yan. Yan, manghuli na rin ako siyempre. Dahil nauubos na yung oras, baka maubusan na ako.
So, start na rin ako, mga amigo, amiga. So, ikabit na natin, i-mount na natin tong GoPro dito sa ano natin, sa chest mount. Ito na nga, manguhuli na tayo. Pag maliwanag nga rin palang buwan, bali hindi rin gaano maraming huli. Kailangan yung wala siyang buwan. Dilim. Kailangan dilim. Dilim yung paligid, walang buwan. Wala pa tayo na huli. Mainit kasi yung panahon kanina. Pagka mainit yung panahon, medyo nadidiscover din ng mga manghuhuli ng glass eel. Matumal yung huli nila o mahina. Kailangan yung naulan-ulan at saka malakas yung hangin para mas maraming mahuli. Ayun na nga, may nahuli na tayo. Ito lang siya, oh. Ganyan lang siya kaliit. Ayun, oh. Ganyan lang yung hinuhuli namin. Umaabot ng 150 Taiwan dollar ang isang piraso niya. Nasa 200 mahigit na sa peso. Ganyan lang kaliit. So ayan yung extra income na ginagawa namin dito pagka walang pasok. Mga amigo, amiga, may nahuli na tayo. So lagyan natin siyempre ng tubig ang ating lagayan. Dahil baka mamatay, mahirap na, sayang, di ba? Kaya ayan, lagyan natin ng tubig na marami. O, di ba? Okay, sandok pa. So ayan, may nahuli tayo, nakakarami na tayo. Ayan, o. May nahuli tayo. So ayun, ayun yung mga ibang mga isda, mga lalambat, madami mga Taiwanese, mga Pinoy. Yun yung mga nanguhuli dyan. Siyempre masisipag din sila kasi nga kunting oras lang, kikita ka minsan may 1,000. So, nasa 2,000 peso na yun. Kaya, sipag lang talaga at tiyaga dito sa tabi ng dagat. Ayun, mga amigo. Ayan, may nakuha tayo. So, isang sandok, dalawang piraso. Ayan. Isa. So ito pa yung isa. Mahirap siya tingnan kaya kailangan medyo malino ang mata mo. Pag malabo ang mata mo, maaaring hindi mo makita, may huli ka na pala. Kailangan linawan mo talaga yung mata mo at saka yung ilaw mo. So ayan, oh, si kabayan nakahuli na agad, oh. Sipag at tiyaga lang talaga dito sa tabing dagat para kumita.
dahil walang overtime. So dito na muna tayo sa ano, pangingisda. Late ka na, bro. Ayan siya, mga amigo. Kailangan titigan maigi kasi mahirap makita. Parang ano siya, transparent yung kulit, ano niya, sura niya. So ayan, kung pahiga-higa ka lang, relax, eh wala kang nangyari sa'yo. Kaya kailangan dito, pagka wala kang overtime, kailangan mong gumawa ng paraan para kumita ka. So, pagat-yaga lang. Ayan, ngayon sila, mga kasama ko, ang dami na nila. Oh. Lambat lang tayo. Kailangan titigan maigi. Dahil mahirap makita. Kawai. Sir, marami ka na bang nahuhuli dyan? Hello? Malapad pala yung lambat. Kaya pala halos madami ka nahuhuli. Isa sa magaling manghuli to eh, si Kaiser Ramos TV.
kami dahil tapos na yung kulihan namin. Skyser. Oh. Ayun oh. Nakailan ka? Ang dami na huli. Sandaan. Sandaan. Tapos na, naka-reach na yung fight type. Uwi na tayo. Iwan ko na dito yung aking lambat sa damuhan para bukas. Ayan. Kukunin na lang natin dyan bukas. So, ayan. Uwi, ana. Yung ba to? Ha? Yung alin? Dito. Bakit? Dito sa lagayin. Oo. Mas maganda dyan eh. So, iwanan namin ang lambat. Tayo yung uuwi na. Ayan mga amigo, andito na tayo sa ating dormitory. Kararating lang natin. So halos 2 hours lang tayo ng huli ng glass eel doon sa dagat. Ayan, bilangin natin kung nakailang piraso tayo. So ayan na mga amigo yung ating nahuli. Ayan. Bilangin na natin kung ilang piraso. Dati umabot ng 150 Taiwan dollar nung mahal pa yung presyo niya. Pero ngayon mura na, 18 na lang yung isang piraso. Pero ganun pa man eh, at least meron tayong pinagkakakitaan. Ayan. Bilangin na natin. Ayan. Glass eel. So ayan na yung mga nahuli natin. Bilangin na natin kung ilang mga piraso yung nahuli natin. Oops. Sa 2, 3. Tatlo. 5. Ayan mga amigo, naka 22 pieces tayo na glass eel. So ayan. Kung natulog lang tayo, o di ba? Wala tayong ganyang income. So sipag lang at saka tiyaga talaga. Glass eel.